everybody! Nandito na kayo ngayon sa new episode ko. So, ngayon, samahan niyo ako. Kasama po natin ngayon si Maki. So, ang title po ng episode natin ngayon ay Babay Bunso. Bakit kayo Babay Bunso, mga ka-frenny? So, samahan niyo po ako. Panoorin niyo po yung video na ito para malalaman niyo bakit Babay Bunso. May guest po tayo ngayon. So, ang kasama sa atin ngayon ay yung pamangkin ko. Isa sa pinakagwapo kong pamangkin. Matalino at syempre napakabait. Si Kuya Janjan! Kuya Janjan, ang gaito muna sa ating mga ka-friendly. Hello! Okay, so mga ka-friendly, so ngayon nandito ko si Kuya Janjan. Bakit siya nandito ngayon? So, may mga konting katanungan muna tayo kay Kuya Janjan na sasagutin niya. So, baka magtataka kayo bakit. So, habang tumataga, malalaman niyo po ang kasagutan nito mga ka-friendly. O sige, si Kuya Janjan. Okay, so Kuya Janjan, alam nyo naman Kuya Janjan na si Tita Baby ay mahilig sa pag-aalaga ng aso. Opo. Ikaw Kuya Janjan, mahilig ka rin ba sa mga aso? Ay, mahilig, mahilig. Okay, bakit naman Kuya Janjan nakahiligan mo yung pag-aalaga ng aso? Meron na kasi ako nitong nakarang buwan. Eh, nakarang buwan ba yun? Tama, nakarang buwan itong March, itong April. Mm-hmm. Meron akong 10 years old na aso, kaso wala na siya, nag-passed away na. Oo, nagpasawi ng kanyang alaga. Anong pakiramdam Kuya Janjan? Pwede ka, anong pakiramdam nung namatay ang kanyang aso? Masakit siyempre, masakit. Okay. Kasama mo siyang lumaki, tapos ganun yung mangyayari. Pero siguro hanggang doon na lang talaga siya. Kaya kahit paano, okay na rin. Okay. So, pagpahinga na siya. So Kuya Janjan, bigyan mo natin ng konting tip ang ating mga ka-friendly. Sabi mo, umabot ng 10 years ang alaga mo. So ano yung mga tips na may bigay? Paano siya umabot ng 10 years? Kasi yung iba, 5 years lang, 1 year lang, namamatay na. So ano pag-alaga yung ginawa mo doon? Hindi ko alam eh, bakit tumaga siya ng ganun eh. Pero siguro, dahil lang siguro sa pag-alaga. Ewan ko kung paano namin siya inalagaan, basta nakasama lang namin siyang tumanda. And ang tip ko, isang beses lang talaga namin siya pinapakain, kada gabi lang. Ewan kung applicable siya sa lahat, pero ganun talaga namin siya pinapakain, kada gabi lang. Okay, so salamat yan kasi. So, bakit kaya nandito ka ngayon Kuya Janjan? Ano kaya ang kakain mo ngayon? Ba't nandito ka? May mission ako dito. Okay. So, ngayon mga ka-friendly, so may sinasabi si Kuya Janjan, may mission siya. Ano kaya ang mission mo Kuya Janjan? Bakit nandito ka ngayon? Eh, mukhang eto yata yun. Ay, hindi na! Kinala niyo pa ito mga ka-friendly, sino ito? Ito ay si Babe Bunso. Babe Bunso! Yung... Okay, so ito yung mission ni Kuya Janjan. So, paliwanag na natin Kuya Janjan sa mga ka-friendly. Ano ibig sabihin mo ng mission about ikaw ay, ano, kay Babe Bunso? Kasi, matatawag ko siyang mission kasi bago ko siya makuha, merong mga challenges. At hindi ko alam kung ano yun. Okay. So, Kuya Janjan, bago tayo mag-proceed sa challenges na yan, so, bakit mo naman naisipang hingin si Bunso? Si Babe Bunso. Balikot siya. So, nakita niyo, balikot talaga siya. Parehas kami ng ugali. Oh, yan, oh. Excited lang siya talaga humakas si Kuya Janjan ngayon. Parehas talaga kami ng ugali nito eh, malikot eh. Oh, ayan, oh. So, si Baby Bunso, actually mga ka-friendly, so si Kuya Janjan naging isa akin ng tita. So, talaga napili niya ay si Bunso. Nung pinakita ko yung mga pictures, naapal sila. Sabi niya, tita, yun ang gusto ko, babae na black. So, which is talaga si Bunso ang kanyang pinili. So, ngayon mga ka-friendly ay 3 months old na po si Bunso. Umating na po tayo sa time na kailangan na siya huli ni Kuya Janjan. Actually mga ka-friendly, 2 months old pa lang gusto ni Kuya Janjan. So, kasi alam ko naman na talaga mas mahalaga ni Kuya Janjan si Bunso. Mabigyan ng sapat na attention at pagmamahal. So, dito na tayo ngayon mga ka-friendly yung sinabi ko kanina, yung mission ni Kuya Janjan. Kailangan i-accomplish niya muna bago niya makuha si Bunso. Kasi pag hindi niya gumagawa mamaya, may mga consequence po tayo. So, ano, ang consequence po natin, nakita po kayo ng suka. Kuya Janjan, handa ka na ba? Okay. Kung hindi pa. Okay. So, bakit kailangan mong gawin to? Yun nga, para kay Baby Bunso. Oh, ngayon pa lang, pinapakita niya na lang mahal niya na talaga si Baby Bunso. So, kaya, pag hindi yan nagawa yung consequence natin, ay isang scoop na suka ang kanyang iinumin. So, kailangan sabi na natin ito yan. Kaya, pinexpression na mga nakaanin. Ano yan, mga ka-friendly.
So ngayon, may tanong po tayo, may mga tatanong po tayo. Ito po ay mayroon tayong 5 na tongue twister. So kailangan po 5 na beses po itong babasahin ni Kuya Jan Jan. Noong una, basahin niya muna ng mahina, tapos pabilis ng pabilis ng pabilis. So kailangan, tama po lahat ng mga words na sasabihin niya. Pag hindi, may suka siyang gagawin. Inom siya ng suka. Simulan natin. Kumuha niya ng isa. Okay. Kaka-friendly. Handa ka na kaya dyan? Handa na. Nakakuha na ako. Baka magbabago yung isip mo. Hindi na. Game na to. Game na. Game na. Game na. Oh, sige kaya dyan. Ayan. So ano kaya? Pa. Ayan. Makikita kaya dyan. Oh, sige. Babasahin ko muna ng malakas. Babasahin niya muna malakas. Betty, butter, both, some butter. But she said, the butter's bitter. If I put in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter better. So, was better Betty butter both a bit of better butter. Ang hirap naman nito. Parang kanina ko yan. Ang suka na kagad ah. Okay, sa pangalawa. Game na ba? Game na. Game. Okay, pangalawa na yan kuya. Kasalahan limang beses eh. Pangalawa na. Pangalawa, game. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter Butter better. So it was better Betty butter. Both a bit of better butter. Okay, next. Pangatlo na kuya, mas mabilis. Betty butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter better. So it was better Betty butter. Both a bit of better butter. Okay, pangapat. Pangapat. Sige, go. Mabilis. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter better. So the last Betty Butter bought a bit of better butter. Betty Butter bought some butter, but she said the butter bitter. If I put my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter better. So it was better Betty butter, both a bit of better butter. Ay, ah, ang ganda ng bubulol ako doon. Ang bubulol lang siya. Iyon ba ako? Okay. O hindi. Hindi. Ang sabi ninyo. Siya eh. Ano tayo siya eh. Mga ka-friendly, sige pagbigyan natin si Maria kasi mamaya tayo. So, yung medyo mga Tagalog mamaya, doon natin tutuhin na mas mabilis. Okay. Next tayo. Pangalawa ko na dyan. Pangalawa? Woo! Ilan pa? Hindi tayo pa na siya. Okay? Pangalawa. Okay, go. Parang mahirap ka. Balakan, kakab, kumakalub, kumakalabukab, kakalab, kakalabukab pa lamang. Kumakalabukab na naman. Oh, mas mabilis ko yun. Parang hirap ah. Pangalawa. Balakan, kakab, kumakalabukab, kakalabukab pa lamang. Kumakalabukab na naman. Mas mabilis ko yun. Mahirap, mahirap. Ano? Mahirap. Try lang na. Game, game. Palakang kab-kab, kumakalabukab. Kakalabukab pa lamang, kumakalabukab na naman. Wow. Palakang kab-kab, kumakalabukab. Kakalabukab pa lamang, kumakalabukab na naman. Wow, mabilis. Palakang kab-kab, kumakalabukab. Kakalabukab pa lamang, kumakalabukab na naman. Wow! Last. Palakang kab-kab, kumakalabukab. Kakalabalu... Okay, next. Pangatlo. Pangatlo. Uy!
Monica. Ah, para medyo ano to, pero medyo mas madali. Mas familiar ka, kuya? Oo. Okay. Try. Minikaniko ni Monica ang makina ng minika ni Monica. Ayan. Okay. Tatlo. Minikaniko ni Monica ang makina ng minika ni Monica. Wow. Minikaniko ni Monica ang makina ng minika ni Monica. Okay. Minikaniko ni Monica ang makina ng minika ni Monica. Wow. Medyo luma na to. Medyo luma na. Okay. Kaya, kaya. Okay, then. Kasi tayo sa pang-apat. Mga pwede. Huwag yun na lang. Malapit yan ako sa kayo bunso. Ito medyo mahaba-haba ito ah. How much wood? Wood. A woodchuck. Chuck. If a woodchuck could chuck wood, he would chuck. He would as much as he could. And chuck as much wood. As a woodchuck, wood if a woodchuck could chuck wood. Ay! Ang chuck-chuck ah! How much wood a woodchuck chuck if woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much wood. As a woodchuck would if chuck wood, could chuck wood. Okay. Ang hirap nito. Kaya to kaya. Okay, pang-apat. How much wood would chuck chuck if a woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck wood, as much wood. As woodchuck would if a woodchuck chuck wood. Tama ba? Tama okay. Naman. Tama naman. Tama naman. Tama naman. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Tama ko na. Game, game. Last na to, last. Oh, last. Last. How much wood a woodchuck chuck if woodchuck could chuck wood? He would chuck, he would, as much as he could, and chuck as much as wood. A woodchuck wood if woodchuck could chuck wood. Okay. Last na tayo, panglima na. Subukang magaling to si Kuya Jan, ha? Sa beses pala siya uminom ng ano, suka. Okay, sige Kuya Jan, last. Para kay Bunso. Oh, hawak-hawak kayo na si Bunso, oh. Sasama ka na sa akin? Ah! Game, okay, last panglima. Na. Oh, oh, teka lang. Pala ba, ha? Masin. Game. Ah, Tagalog. Kalabit ng kalabit si Alabit na may bit-bit sa balikat ng kanyang kalapit kabalikat, kapit-bahay. Parang medyo tricky siya sa dulo. Okay, masabilis ko yan. Okay. Kalabit ng kalabit si Alabit na may bit-bit sa balikat ng kanyang kalapit, kabalikat, kapit-bahay. Okay. Eh, ano? Kalabit ng kalabit si Alabit na may bit-bit sa balikat ng kanyang kalapit, kabalikat, kapit-bahay. Okay. Apat. Kalabit ng kalabit si Alabit na may bit-bit sa balikat ng kanyang kalapit, kabalikat, kapit-bahay. Kalabit ng kalabit si Alabit na may bit-bit sa balikat ng kanyang kalapit, kabalikat, kapit-bahay. Okay, last. Last one. Game. Kalabit ng kalabit si Alabit na may bit-bit sa balikat ng kanyang kalapit, kabalikat, kapit-bahay. Wow! Okay, so kaya dyan mga ka-frenny, 4-1 siya. So, abot mo na ba? So, ibig sabihin mga ka-frenny, nagtagumpay si Kuya Jan. Okay, so Kuya Jan, congratulations! Thank you! Alagaan mo Kuya Jan si Bunso, yes, diba? Alam ko kung bigyan niyo ng buong pagmamahal yan. So mga ka-frenny, okay, ito pa si Kuya Jan. Thank you Kuya Jan. Maraming salamat! Ready? Siguro ngayon natunghayan niyo na bakit ganun po yung title natin, Bye Bye Bunso. So, ngayon, si Bunso ay binibigay ko na kina Kuya Jan. So, alam kasi mas mahalagaan siya. So, hindi ibig sabihin na binibigay ko, hindi ibig sabihin na hindi ko na mahal si Bunso. So, mahal ko si Bunso, mahal ko si Kuya Jan. So, ibig sabihin is, caring is sharing. So, gusto ko rin ipapabahagi sa kanila yung pagmamahal na ramdaman ko sa mga alaga kong aso. At alam ko rin na ibigay din nila yung pag-aalaga na yan sa aso, lalo na kay Bunso ngayon. So, mga friendy, so ano po yung silbi, ano po yung moral lesson ngayon? So moral lesson ngayon na pag nagmahal po tayo, dapat ay unconditional love po ang ibibigay natin. At yung pagmamahal na meron tayo, dapat isi-share natin din yan sa ibang tao. So mga friendy, sa ngayon, bago po mag-end pong episode nito, so i-shoutout po natin si Miss Renaline Tagod. Hi Renaline! Enjoy watching. At yung bago po pong cameraman ngayon ay si Renato Montes. Siya po ngayon yung kumukuha ng video sa amin. Okay, so mga ka-frenny, maraming salamat.
enjoy watching. Please, please subscribe, like, and share to your friends. I love you, mga friendy. Babush! Bye-bye, Bunso! Bye-bye, Bunso! Bye-bye, Bunso!